Congressman Defensor has asked the lower house leadership to summon executive of social media giant Facebook Incorporated to respond to question about his controversial censorship guidelines. Alam mo, ito ah. Congressman Mike Defensor, ito lang sasabihin ko sa'yo. Sumobra ka na. Hindi ko gusto yung ginagawa mo. Masyado mong ginagalingan. Nagmumukanta nga yung mga ibang kasama mo dyan. Hindi, totoo naman eh. Masyado mong ginagalingan. Ganyan. Hindi ko gusto yung ganyan mo. Kasi sa totoo lang, ito ang may point. You know why? Malapit na eleksyon. Malapit na eleksyon. At alam nila, isipin nyo ha, alam nila noong 2016 ang nagpanalo kay isa sa mga dahilan kaya nanalo si Pangulong Duterte eh dahil sa social media. At alam din natin sa Pilipinas, lahat ng platform, Instagram, TikTok, YouTube, lahat, okay? YouTube. Mas pinakamaraming nasa Facebook. Kaya they tried to talagang akuin ang buong Facebook. Ang ginagawa nila dyan, since they hired a dilawan and a left-leaning fact-checker. So, pag mali talaga, ito ha, kahit simpleng mali, ito na nga eh, isipin mo, si Enrile na naka-witness ng nangyari doon. Isipin mo ha, ako yung naka-witness, ako yung may alam eh. Ipa-fact-check ako? Kita mo kahahayupan yun? Diba? Ako yun eh. Ako yung naandun eh. Ako yung alam ko nangyari doon. Ako mismo. Ipapackcheck mo kung sasabihin mo mali yun. Ganun kasi nakalupit. At pag ikaw natag, as in yung distribution mo, bagsak. Ganyan po ang ginawa nila sa Mocha Uson Vlog. Alam kasi nila eh. Alam nila na malakas yun. Ang hindi nila nalaman, dumating si Banat Bay. Boom! Pero alam, mere-mero ko lang kayo ha? Ito to naman. Oh. At sabi ko nga, kung akala ninyo nakuha nyo na ang buong social media, may YouTube. Pasensya kayo, may YouTube. Hindi nyo nakuha ito. O, di ba? Totoo lang, dyan sa Facebook, kuwang-kuwa na nila eh. At ito ha, yung Facebook ko, itry ninyo. Yung Banat Bayo, kaya yung Mocha Uson Vlog, you cannot invite people to like, invite your friends to like yung page na Mocha Uson Vlog o Banat Bay. Kasi ang ginawa nila, tinag nila ng sobrang dami ng violation para hindi maisuggest sa ibang tao. Hindi nyo mo nga pwedeng ishare eh. Ganun kalupit. Ganun kalupit ang fact-checker. Yan sa Facebook. Kaya sa totoo lang, tama itong ginagawa ni Congressman Defensor. It's about time. Alam mo, sa Amerika, inimbestaga niya, di ba? Pinatawag pa nga si Mark Zuckerberg. Di ba? Totoo naman eh. Eh, hindi natin pwede ipatawag si Mark Zuckerberg. Alam naman, foreigner yun. Ang pwede natin ipatawag, yung mga official dito ng Facebook. Alam mo, totoo, noong una, akala ko gagawin niya na Senado. Naalala niyo, nagpunta kami ni Mocha, kasama namin si Senator Soto noon, siya pa ang Senate President noon. Wala lang, porma lang pala. Pinormahan lang. Ayun ang nangyari, pormahan lang. Pormahan lang sila ng pormahan. Wala naman nangyari, hindi naman pinatawag yung Facebook sa hearing. Kaya nga, Congressman Mike, sana ituloy nyo yan. Kasi sa totoo lang, nangangatog yung mga yan pag pinatawag sila. At Congressman Mike ha, pag pinatawag mo yung Facebook, ipatawag mo din ako. Gusto kong makaharap si Maria Ressa. Saka gusto kong makaharap yung matandang ba yun, sa Bear Piles. Mag-usap kami niyan. Mag-usap kami masinsinan. Hindi po. Mag-usap nga tayo ng masinsinan dito. Ano ba talaga kayo? Pero magalang naman. Your honor! Ay, bastos yung bibig. Pero sa dulo may honor. Ano ba talaga yung kinikilingan ninyo, ha? Your honor. O, di ba parang may ganun? Tatalungin natin sila. Andali, Banat Bay. Mag-congressman ka muna. Hindi ikaw magtatanong. Ikaw iimbitahan eh. Congressman Mike, invite mo ako, ha? Tapos bigyan mo ako ng karapatan magtanong doon sa mga... Akong jojombag. Isa-isain ko yan. Diba may ganun resource person? Basta sarapan nyo naman yung pagkain, ha? Kasi nung nagpunta kami dati ni Mocha sa ano, tinapay lang ata. Huwag naman tinapay, yung carbs yun, eh. Ano na lang, mas gusto ko ano, lumpia, ganun. Kumakain na lumpia habang nagigilin, ano? Hindi, ano na lang, banana queue. Oh, di ba? Masarap yung banana queue. Sarap talaga niya. Pag ako naimbitahan talaga diyan, promise babatiin ko kayo isa-isa.
Pinabati ko si Anharot, sana magparehistro ka na kaysa sa reklamo ka na reklamo. Ganun. Hindi, pero totoo lang ha. Ito, wala nang biro. Sana tuluyan nyo yung Mike, Congressman Mike Defensor. Sana ho matuluyan nyo talaga yan. Kasi kawawa naman. Kawawa ho tayo. Ito, ginagawa ko lang biro. Pero sa totoo lang, isipin nyo na lang, Facebook could dictate the course of our country sa 2022. Pag pinigilan yung isang site. Ang atin lang naman. We're not saying na, oh, tayo lang dapat ang magano. Hindi. Give us equal rights. Diba? Let the people judge kung which, kung ano yung mali. Kasi ang problema ngayon, ang naguhusga ng mali, eh, yun nandun sa kabilang partido. Natural, lahat ng hindi pabor sa kanila, mali. Diba? Ja and June Vlog, si Loser Banbay, paki. Bati naman lalo si Miss Janice Capito Gabo ng 10-year wedding anniversary. Salamat, Sarah, for President. Palakpakan. Ito na lang magandang example nito eh. Ha, ito. Ito ha, Congressman Mike. Ito na example ko sa inyo ha. Kita nyo yung nilabas na COA audit OWA. Diba? Ano mukha nandun? Mukha ni Mocha. Pinost yan ng iba't ibang mga pages. Including Pinoy Ako Tae. Ay! Pinoy Ako Vlog, di ba? Pinost nila yan. Kung si Mocha nag-post nun, sigurado akong, kunwari, COA, audit, something else, department. Tapos ang nilagay niyang picture ay hindi picture ng secretary. For sure ako, itatag na fake news yun. Eh dito, COA, audit, o parang flag, OWA. Tapos ang nilagay nilang picture si Mocha, eh hindi naman siya ang pinuno na OWA, di ba? Doon pa lang, kitang-kita mo na kagad yung biases nitong fact-checker ng Facebook eh. O, bakit hindi nila finlag yun? Di ba? The same thing eh, isipin nyo to, the same thing nung nangyari na pinost na nagkagulo sa Maynila. O, yung pinost nung isang admin ng Mocha Uson Vlog, nagkagulo sa bakunahan ng Maynila. Ang nagamit niyang picture, hindi picture sa Maynila. Pero the fact is still true. Na talaga naman nagkagulo sa Maynila nung time na yun. Hindi lang yung picture. Nagkamali lang siya ng picture. O di parang ganun din itong sa OWA, pero hindi finlag ng fact-checker. Ganyan sila kabayas. Kaya sana tumuloy. Alam mo, Congressman Mike, pag ito tumuloy, sabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, maraming iiyak. At sigurado akong babagsak kay sa Senado. Alam ko, wala pa naman siyang sinasabi na gusto niya. Pero ako, ito, number one kong senador. Sa totoo lang, ako akong tatanungin mo. Kasi itong si Kong Mike, ang talino nito eh. Isipin mo ha, hindi siya tumigil sa ABS-CBN. Yung tubig, binanatan niya. Yung Meralco, binanatan niya. Hindi tumigil yan eh. Pareho sila ni Marcoleta eh. O, diba? Kaya ako, Kong Mike Defensor, tsaka Kong Marcoleta, yan ang number one ko sa Senado. Kayo, number one nyo rin ba sa Senado yan? Ilagay nyo nga dyan kung gusto nyo nang tumakbo si Kong Defensor sa Senado. Ilagay nyo dyan. Kong Defensor for Senator. Ganyan, lagay nyo. Ilagay nyo. Oh, bagay sila ni Marcoleta doon. Kasi yan yung mga tipo nila, parang ala Miriam Defensor yan, di ba? Yan ang mga ano, yan yung tipo ng talagang Kong Banat. Ay, ba naman? Sabi ko, Kong Defensor for Senator, eh. Ako naman ilagay ninyo yung congressman. Hindi ako bagay mag-congressman. Ayoko nagbabarong. Ayan o, ang dami o. Kasi alam mo, kailangan na natin sa Senado ng ganyan. Yung talagang mga matitikas at saka may utak. Sorry ah, pero medyo bumaba ang kalidad ng Senado eh. Parang mas marami nang tumalino sa Congress. Eh, kaya lang, pag mababawasan nga lang dyan pagka umalis kayo dyan. Solid Kong Byron, ay estimate. Wag ako, ha? Ayoko ako, mamakulayan pa nila ako.